SMNI, truth that matters. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang Pinoy Legal Minds. Atid po sa inyo ang kaalaman sa batas na iba po ang may alam sa ating pong mga usapin at talakayang legal. Live na live po tayo sa ating mga telebisyon via SMNI News, sa ating pong mga radyo via DZAR 1026 Sunshine Radio at sa 17 Sunshine Radio Stations na nakatutok po sa ating programa ngayong araw at syempre sa ating pong mga social media accounts na naka-simulcast at naka-live stream para po sa mas masanag at mas malawak po na information dissemination ngayong araw. Kasama natin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, maayong buntag, sir. Maayong buntag, MJ, at sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, lalo na sa ating pinakamamahal na si Pastor Apollo C. Kiboloy, and sa mga followers natin sa Kuya Mark Movement, and of course, the Kuya Mark Tolentino Law Facebook page. Thank you for all the support sa Pinoy Legal Minds. Yan, at good morning sa ating pinakamamahal na Honorary Chairman Pastor Apollo C. Kiboloy. Kuya Mark, kamusta ka naman? Mukhang lumiliwanag kang lalo, ah. Kasi malapit ang Pasko. Ah, ganun pala yan. Di ba, pag malapit ang Pasko, yung iba tumataba. Yung sa atin ngayon, nagpa-sexy tayo ngayon. Ah, ganun. Nagpapanipis, parang ganun. Oo, tama. Sa ating po mga kababayan na gusto pong magtanong, meron po tayong landline at meron po tayong mobile number. Naka-flash po sa inyong mga screen. Ang ating pong Zoom link ay naka-pin. Naka-pin post po yan sa ating pong YouTube, sa ating pong Facebook live stream. Para isang click lang mamaya, makapagtatanong kayo ng live kay Kuya Mark Tolentino na may kaugnayan po sa ating paksa ngayong araw. At last week, Kuya Mark, may mga natira tayong tanong sa ating topic po na cyber libel. Yeah, cyber libel. Mm-hmm. So, cyber libel compared to ordinary libel. A cyber libel, gumagamit ng computer, Facebook, YouTube, other social media, but there must be publication. Don't forget, para sa review natin, kailangan ikaw mismo ang nag-post. Kung nag-share ka lang, nag-like ka lang, nag-retweet ka lang, hindi ka maging liable ng cyber libel. Pasadahan natin itong mga pahabol ng mga tanong. Yes. Mark, si Merly Montesilio, paano po, sir, kung yung tatay ng anak ko, pamangkin ko, binastos ang pamangkin ko sa social media, tapos ginamit pa ng lalaki ang FB account ng pamangkin ko. Ano po pwedeng kaso doon? Cyber libel po ba? So pag binastos, depende kung anong klaseng pambabastos. Kasi very clear yan sa batas. Pag kailangan, in order to be liable for cyber libel, there must be publication. Hindi kasi klaro sa question kung paano binastos. Kasi kung messenger lang, hindi maging cyber libel yan. Kasi one person to another person, it means there was no publication. At least, pwedeng messenger, basta at least group chat. Kasi requirement ng batas in cyber libel, there must be publication. If there is no publication, pwede hindi maging liable ng cyber libel yan, maybe harassment or other crime, but hindi cyber libel. Kasi very number one requirement, ang pinaka-importanteng requirement in cyber libel is there must be publication. It means at least tatlong tao ang nakabasa. Thank you, Kuya Mark. Si Kemal Soideri sa Facebook, pwede bang kasuhan ng isang kapitbahay na sobrang magmura at mamahiya at magkalat pa ng chika, chismis, sobrang manira sa akin? Yung mga marites dyan, yes, may kaso. Ano bang kaso dyan? For example, depende kung anong, paano siya naninira. Using social media, cyber libel. Or through, for example, gumagamit siya ng, kung mga chismis lang dyan, or ordinary chismis, pwede slander. So, depende yan. Kasi, but in that case, kasi barangay lang yan, sa mga kapitbahay lang, ang unang gagawin mo, pupunta ka muna sa barangay. Baka pwede i-settle yung problema ninyo sa barangay ninyo. Then kung kaya ma-settle, walang problema. Kung hindi ma-settle yan, the barangay will issue a certificate to file action bago ka mag-file ng kaso sa korte. Thank you, Kuya Mark. Si Vladimir Yodo naman sa YouTube. Attorney Mark, fake gumamit ang account ko. Pati yung webinar at Zoom ko, ginamit kaya hindi ako makapasok sa Zoom. Ano po ang daw ang pwedeng solusyon dito kay Mark? Of course, in that case, you have to change your password. Kasi yung password kasi is actually, yun ang signature mo in an ordinary document. So in that case, pag na-hack yung kaso, na-hack yung Zoom mo, yung Facebook mo, actually, hacking yan. That's another crime. Aside sa cyber libel, may kaso ang hacking. We will discuss that in later topic about hacking. But in this case, moral lesson dyan, kailangan mo talaga na very unique yung password mo. Otherwise, ma-hack yung account mo. Pag ma-hack yung account mo, basta may proof ka lang na sino nag-hack, you can file cybercrime law. And one of the cybercrime is hacking.
Yan, thank you Kuya Mark. At yun po yung mga natirang tanong sa ating nagdaang linggong paksa na cyber libel. Ngayong linggo naman Kuya Mark, ang pag-uusapan natin ay ang issue sa foreign divorce at bigamy. Yes, foreign divorce and bigamy. We need to take note, MJ, ano ba yung tinatawag na foreign divorce? Kasi sabi nila, wala nang divorce ang Pilipinas. May divorce ang Pilipinas. One of the exceptions of the divorce of the Philippines na may divorce ang Pilipinas, yung tinatawag na foreign divorce. Ang foreign divorce, ibig sabihin ng foreign divorce, ikaw Pilipino, nakapangasawa ka ng isang foreigner. Tapos, yung foreigner, nag-file ng divorce petition doon po sa bansa niya. So, pag na-divorce ka na yung foreigner, anong mangyari sa Pilipina? Anong mangyari sa Pilipino? Alang tunga nga siya dito. Na-divorce yung asawa niya. Divorce na sa bansa niya. Of course, kailangan i-recognize yung divorce sa ibang bansa dito sa Pilipinas. But you need to compare divorce, yung foreign divorce and annulment. Petition for annulment and petition for recognition of foreign divorce. In a petition for annulment, kailangan mo i-prove na, for example, i-prove mo na psychological incapacity yung asawa mo. I-prove mo na wala kayong marriage license. I-prove mo na nung napakasal kayo, minor kayo. I-prove mo na napilitan ka lang or may STD na serious yung asawa mo or niloko ka ng asawa mo at the time of the celebration of marriage, buntis pala yung asawa mo sa ibang lalaki. Kaya yan ang tinatawag na annulment. May i-prove mo ang facts ng kaso. I-prove mo ang grounds for the annulment. In foreign divorce, hindi na kailangan yan. Anong kailangan mo i-prove? I-prove mo sa korte sa Pilipinas na may divorcio na nangyari sa ibang bansa. First requirement, existence of a foreign divorce. Yun ang kailangan mo i-prove sa Philippine court. Existence of a foreign divorce. Second, existence of a foreign law allowing foreign divorce. Ibig sabihin, kailangan mo i-prove sa korte na yung asawa mo nag-divorcio na sa ibang bansa. Yung asawa mong Hapon, yung asawa mong Amerikano, nag-divorcio na sa kanilang bansa. I-prove mo yan dito sa Pilipinas para maging single ka na dito. Second, hindi lang i-prove mo na nag-divorce na yung asawa mo sa Japan, nag-divorce ang asawa mo sa Australia o sa Amerika, hindi lang yun i-prove mo. I-prove mo din ang batas ng Japan, ang batas ng Amerika, ang batas ng Australia na existence of a law allowing divorce. Ibig sabihin, ang korte ng Pilipinas walang alam. Walang alam sila sa batas ng Japan. Wala silang alam sa batas ng Australia, sa batas ng Amerika. Kailangan mo yung batas na yan, i-prove mo muna dito sa Pilipinas bago i-recognize ang Pilipinas ang foreign divorce mo sa iyong asawa. So, lesson yan, Kuya Mark, sa mga kababayan natin, mga Pinay, na tsaka mga Pinoy din, na i-check nyo kung may record ba ng divorce yung partner na foreign bago nyo pakasalan sa Pilipinas. Hindi, iba yun. Ang pinag-usapan dito, kasal na kayo. Ay, ganun ba? Nagpakasal na kayo. Ikaw Pilipina, ikaw foreigner, nagpakasal kayo. Pagkatapos na pagkasal kayo, nag-away kayo, naghiwalay kayo, tapos itong foreigner pumunta na ibang bansa, nag-file lang divorce. So anong gagawin mo kung yung asawa mo divorce na sa ibang bansa? So nag-asawa kayo, tapos di-divorce ka ng asawa mong Hapon. Anong gagawin mo? Ikaw Pilipina, magtunga ka lang dito? Hindi. Mag-file ka ng petition for recognition of foreign divorce, iparecognize natin dito sa Pilipinas na yung asawa mo di-divorce ka sa ibang bansa. Ibig sabihin, in the petition for recognition of foreign divorce, dalawa ang i-prove mo. I-prove mo na yung asawa mo na Hapon or Amerikano, di-divorcio ka sa bansa nila. First yan, i-prove mo. Second, i-prove mo na yung batas ng Japan or batas ng Amerika pumapayag na may divorce. In that case, i-prove mo dito sa Pilipinas, then in that case, the Philippine court will recognize foreign divorce. Oo. Anong mga requirements, Kuya Mark, na dapat ihanda pag mag-file po tayo ng recognition of foreign divorce sa Pilipinas? Kung mag-file ka ng petition for the recognition of foreign divorce, of course, i-prove mo na kasal kayo. Matik. Marriage contract. Kung may anak kayo, birth certificate ng mga anak ninyo. It's very basic. So, third, kailangan mong i-prepare yung tinatawag na certificate of divorce issued ng jurisdiction ng ibang bansa. Certificate of divorce. Pag
iba yung lingwahe. For example, Japanese, kailangan ipatranslate mo muna yan into English sa accredited translator, tapos ipa-annotate yan sa Philippine Embassy sa Japan o sa Department of Foreign Affairs, meaning ipa-red ribbon mo yan. Yung tinatawag na Certificate of Divorce. Third, a fourth, may tinatawag tayong Decree of Divorce. Dalawa yan. Yung Decree of Divorce naman, kung ibang lingwahe, i-translate mo yan into English by a accredited translator ng embassy. Tapos, ipa-annotate yan sa Philippine Embassy to prove na yung translation the same yan sa nakalagay doon sa Certificate of Divorce. Hindi yung, baka iba yung nakalagay sa translation. Kailangan yung translation consistent sa nakalagay na lingwahe sa Decree of Divorce and the Certificate of Divorce. Of course, i-prepare mo yung tinatawag na marital history, and in that case, you will go to the family lawyer, family law lawyer, expert in this case, para mag-prepare ng petition bago ang petition i-file sa korte. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.